It's not what you have, but who you have. Ang sabi sa Genesis 39 verse 1 to 2, dinala nga si Jose sa Ehipto at dooy ipinagbili siya ng mga Ismailita kay Potiphar, isang Ehipsyo na pinuno sa pamahalaan ng Faraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potiphar, ay pinatnubayan siya ni Yahweh. Anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Sa nangyaring ito kay Jose, hindi natin iisipin na isa siyang successful na tao. Of course not. Ipinagbili siya into slavery para maging alipin. Yet, ang sabi ng Panginoon, in his own words, that Joseph was a successful man. Paano nangyari yun? Mga kapatid niya mismo ang nagbenta sa kanya dahil sa selos. Ang definition ng Panginoon ng success ay baliktad sa definition ng mundo. Dahil sa sanlibutang ito, success is based on what you have done, what you have accomplished, and what you have accumulated. It is based entirely on you, focusing all your time, your energy, and your resources sa mga titles at pagkukolekt ng kung ano-anong accomplishments sa mundong ito. Pero mga kapatid, ang success ng mundong ito is an unstable one, and it is built upon a foundation na pwedeng mayanig. For example, sobra mong successful sa iyong trabaho. Lahat na bibili mo, lahat na kukuha mo, mataas ang posisyon mo sa kumpanya. However, nangyari yung pandemya. Maraming nawala ng trabaho. Sa buong mundo, kung nakadepende ka sa trabaho mo lang, sa success mo lang, sa title mo lang, magiging malungkot ka. Kasi nung pandemic, ang daming nawala ng trabaho. Ang daming nawala ng mga titulo, ng accomplishments because hindi na sila nakakalabas ng bahay. I mean, paano ka pa mag-office kung hindi pwedeng mag-office dahil kailangang i-lockdown ang isang lugar, ang isang bansa? It may appear na a person has a good life, pero ito po ay temporary. And nakita na natin to. Napanood na natin sa TV, napakinggan natin sa radyo na ang isang mayaman ay pwede pong maghirap, parang usok. In a blink of an eye, sa snap lang ng ating mga fingers, it can easily slip away. Ang sabi doon sa Genesis 39, sa verse 2, maliwanag na yung success is not about what you have, but rather kung sino ang meron ka. Joseph literally had nothing. Wala siyang kahit ano nung binenta siya para maging alipin. Materially, wala. Pero, at the same time, he had everything. Paano nangyari yun? Na walang-walang-walang-wala siya. Pero at the same time, he had everything. Walang-wala siya materially, pero he had everything because God is with him. Yung pong mga material things na naipon natin or that we are trying to achieve or to collect do not make you a success. Ito po ay mga bagay na paimbabaw. Kumbaga, it's the presence of the Lord in our life that makes us a success. Kapag po naintindihan na natin kung ano yung role ng Panginoon sa buhay natin, having Him as our Lord and Savior makes us successful. Ang sarap sa pakiramdam na hindi mo kailangan magkaroon ng maraming pera, hindi mo kailangan magkaroon ng mataas na posisyon, hindi mo kailangan maging sikat,
maging maganda, magarang damit, para lang ipakita sa buong mundo na successful ka. You don't need to flaunt anything sa social media para lang patunayan na ikaw ay successful. Because in your heart, you feel every day na successful ka because God is with you. Kahit na wala ka ng pera para bukas, you still feel successful because you know that God will always provide. Pero, kailangan po nating magtrabaho. Hindi po pwedeng, katulad ng ginawa ni Juan Tamad, higa po tayo sa taas ng puno at hihintayin na lang natin na malaglag ang bunga. God will provide, but we also need to act upon it. Ang sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Huwag po tayong mag-expect na magiging successful tayo sa buhay kung tayo po ay walang trabaho, walang ginagawa, at umaasa lang sa mga kapamilya natin. Hindi po success ang tawag doon. Batugan po ang tawag doon. And nakakahiya naman sa Panginoon dahil siya nagtrabaho siya. Karpintero si Jesus. Naglakbay siya para i-share ang word of God, pero nagtrabaho din siya. Isipin po natin, anak siya ng Diyos. He is God, pero he worked. So bakit po tayo bilang tao ay hindi magtatrabaho? Pwede natin sabihin, hindi ako nakapag-aral, kaya hindi ako makakapagtrabaho ng ganito, ganyang posisyon. Pero madami po ang mga tao na hindi nakapag-aral na mayroong maayos na trabaho. Kasi po, nag-apply sila. Gumawa sila ng paraan. Nagsikap sila. Nowadays po, open na yung TESDA. Pwede tayong mag-aral kung gusto natin talaga makakuha ng magandang trabaho. Kung high school graduate ka, may mga kumpanya naman na tumatanggap ng mga high school grad. Pero kung may chance naman po tayo na mag-aral, mag-aral po tayong mabuti. Lalo na sa panahon ngayon, ang haba na ng school, K-12 na. So kailangan nating pag-igihan para pagdating ng panahon, hindi tayo aasa kung kani-kanino. Kaya nating tumayo sa sarili nating mga paa sa tulong ng Panginoon. Hindi po kasi maganda sa tao yung walang ginagawa. Ang sabi nga, galaw-galaw para hindi pumanaw. Hindi lang po siya joke. Well, narinig ko siya bilang joke, pero it makes sense. I mean, ang nakakatawa pa dyan, wala kang ginagawa pagkatapos nagkakasakit pa, 'di ba, nakakaloka. So pagtrabahuhan po natin yung lahat ng gusto nating makuha, ma-achieve. Kailangan po nating pagtrabahuhan at ialay sa Panginoon, hindi po sa mundong ito. Sabi nga, hindi natin siya madadala, yes, kapag umuwi na tayo sa Panginoon, pero habang nandito pa po tayo sa earth, kailangan po nating magtrabaho. Kailangan po nating pagtrabahuhan yung mga bagay na kailangan natin. Syempre, hindi naman tayo aasa sa kapamilya lang ng kakainin natin araw-araw, lalo na kung malakas pa naman. Pwera na lang kung ikaw ay batang-bata, wala kang kayang magtrabaho, baby ka pa, or tulad niyan yung mga minor de edad, wala pang kakayahan na magtrabaho, or yung mga physically hindi talaga kaya, yes, exempted sila. Pero kung malakas ang katawan mo, galaw-galaw po tayo. Work. Kailangan po nating matuto to pursue Jesus and not pursue the things of this world. Nakikita po ng Lord ang relationship natin sa Kanya as the only thing na kailangan natin for every success sa ating buhay. Imagine po natin, nagsimula si Joseph nang walang-wala. Para siyang bagong panganak. Walang dala, walang damit, walang kahit na ano. He had nothing. Noong mga panahong yun, walang bank account. Baka nga siguro wala ding alkansya noong mga panahon ni Joseph. Walang educational qualifications. Walang connections with people na, kilala ko si ganito, ma-impluensya yan. Something like that. Thank God na na-record ng Bible yung tungkol sa buhay ni Joseph. Meron tayong example na titingnan so that we can hope today
na like Joseph, God will give us everything. Maybe now we have nothing, but we can start believing in the power of the presence of the Lord in our lives, and we start looking to Jesus. I-focus natin ang ating paningin sa Panginoon and claim yung kanyang mga pangako sa scriptures, sa Bible. Lagi nating sabihin sa salamin, pagkagising nyo or bago kayo matulog, any time of day, na the Lord is with me and I am a successful person. I-affirm nyo po ang inyong mga sarili. Kung hinihintay nyo po yan sa ibang tao, siguro po dapat magsimula sa inyo. Pag po kasi meron tayong deep relationship sa Panginoon, alam natin kung ano yung worth natin kay Jesus. He paid the price. Dugo niya ang ipinambayad sa atin. So we are so loved by the Lord. Say it 100 times. The Lord is with me and I am successful. Kung kayo naman po ay may sakit, the Lord is with me and I am healed in Jesus' name. And you will begin to see this as your reality. Ang sabi nga, faith it until you make it. Hindi po fake it. Faith it until you make it. Pwede mo rin idikit sa kwarto mo, sa laptop mo, sa salamin, sa headboard ng kama, yung mga salitang yun. The Lord is with me. I am successful. The Lord is with me. I am blessed. I am healed. I am strong. I am beautiful. I am talented. Lahat ng positive affirmation. And every morning, kung natututbrush kayo, remind yourself that today, bago kayo pumasok sa trabaho, bago kayo pumunta sa school, or ihatid ang mga anak nyo sa kanilang mga school, or whatever ang gagawin nyo sa araw na yon, the Lord is with you. And because kasama mo ang Panginoon, you are already a success. When you have Jesus in your life, you are no longer trying to be a success. Hindi mo na kailangan pahirapan ang sarili mo to be successful because you are a success. You already are successful because God is with you. God bless us all.